discovery po namin na may yung Tupad scam na isang pangalan, isang tao ang ginagamit ay isang tao lang pero iba't ibang IDs ang ginagamit para mag-claim ng iba't ibang benepisyo mula sa Tupad program. Aix po, tulong po ito sa mga mahirap. Yung Tupad po, dapat tuparin po ito, yung mga pinangako sa mga mahirap. Yan lang po, Mr. President. Mr. President, Tupad 29 billion for 2024, 4Ps 106 billion. And how much was the Aix, Mr. President? For it's 34.26 billion. Yes, apa, apa. So, if can happen, right here in Metro Manila, eh mas lalo pa sa ibang lugar. Kasi nakatakot po rito, this is cash, we're handling cash, kinakailangan mo talaga mas mahigpit ang pag-implement nito para masiguro na makarating doon sa tunay na beneficiaryo. Thank you, distinguished sponsor. I'm just happy to witness that the two of you speaking to each other finally. Mr. We'd like to recognize the sharpshooter of the Senate, the gentleman from Davao and Batangas, Senator Go. Mr. President, if I may interject, since my name was mentioned by the good senator from San Juan and Zambales, Mr. President, just want to clarify for the record, wala po akong payout na ayuda sa 2023 na ako mismo ay pumunta doon sa San Juan. Nevertheless, dapat po walang pinipili ang pagbibigay ng ayuda. Dapat po ang pagpapagamit ng gym, pagpapagamit ng venue sa lugar, ay dapat po ipagamit yan sa Pilipino. Pera ng tao yan. Wala pong may-ari niyan. So, wala pong dapat ipili. Eh, tulong yun eh. Kaya nga, dapat puntahan natin sila para komportable naman sila sa kanilang kinatatayuan, huwag nang pahirapan pa. Tsaka, yung mga ayudang natatanggap nila sa gobyerno, Tupad, AIX, ay mula po yun sa pera ng taong bayan, yun dapat po ibalik sa kanila. I agree with the Senator, gentleman from San Juan and condemn this corrupt scheme. No? In fact, during the hearing of the Committee on Public Order, na-discovery po namin na may yung Tupad scam na isang pangalan, isang tao ang ginagamit ay isang tao lang pero iba't ibang IDs ang ginagamit para mag-claim ng iba't ibang benepisyo mula sa Tupad program. Hindi po tama ito, dapat po maimbestigahan ito at makulong kung sino yung nananamantala sa pera po ng taong bayan. At since gusto ko lang po i-clear kay Senator Estrada na last year po ay wala po akong payout doon. No? Since brother to brother na po itong usapan dito sa floor, ako po ay nananawagan rin po sa ating kasamahan dito, sa ating good senator from Valenzuela. Baka po pwedeng manawagan rin po sa iyong kapatid kasi marami pong mga validated list po Senator Gatchalian na hindi pa po nababayaran ng kalihim po ng DSWD. So, napansin ko lang kanina kasi brother to brother na po nag-uusap dito. Eh, since brother mo rin po ang kalihim ng DSWD, my colleague, Sir President, baka pwede po, maawa naman tayo sa mga mahirap. Tulungan po natin, balikan natin yung mga validated list po na nangangailangan ng tulong. Pera naman po ito ng gobyerno, ibalik natin sa kanila. Kaya nga pong tinawag ito na assistance in crisis situation. AIX po, tulong po ito sa mga mahirap. Yung Tupad po, dapat tuparin po ito, yung mga pinangako sa mga mahirap. Yan lang po, Mr. President. Dapat po, huwag ipagkait ang tulong sa mga mahirap. Alam nyo, bawat piso, bawat sentimo, yung 3,000 na natatanggap nila, napakahalaga po yun sa mga kababayan natin. Laman na po ng tiyan nila yun. Huwag nating tagalan. Bilisan po natin ibigay sa kanila. Eh kung dyan naman po yung pondo, di ba? Huwag nating tagalan pa. Ba't pa natin pahirapan? Naghihirap na nga yung mga kababayan natin. Pinapahirapan pa. Kaya po ako nananawagan sa ating good senator. Since brother to brother na ito, please lang po, Senator Gatchalian, panawagan po sa iyong brother. Mr. President, magmalasakit kayo kay Senator. Magmalasakit tayo sa mga mahirap nating kababayan. Huwag po sa akin, magmalasakit po tayo sa mga kababayan nating mahirap na nangangailangan po ng tulong, lalong-lalo na po yung mga biktima po ng bagyo, baha, disaster, sunog. Ako mismo, pinuntahan ko na po yun mula Apari hanggang Hulo. Mula Batanes, napuntahan ko na yun, Lindol.
nakita ko po yung totoong sitwasyon. At alam po ng ating good senator from Valenzuela, dahil dati rin po siyang mayor, at alam ko po na matulungin rin po ang ating good senator from Valenzuela. At siyempre, ang kalihim ng ating DSWD, matulungin rin po. Yun lang po, huwag lang po natin sila pantayin na matagal. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Go. Before we recognize the gentleman from Valenzuela, we'd like to note that Senators De La Rosa and Tolentino are laughing heartily at the manifestation of Senator Go. Yes, go ahead, the gentleman from Valenzuela. Thank you, Mr. President. I was actually at the back preparing for my amendments, Mr. President. But I, in response to the good gentleman from Davao, narinig ko po na kapatid sa kapatid, at dahil kapatid po ako ng kalihim po ng DSWD, ang masasabi ko lang po, ipapaabot po natin yung mga sentimento po ng mga kasamahan po natin patungkol po sa pagbibigay ng tulong at ng suporta sa mga kababayan natin na nangangailangan. At alam niyo po, kahit na po magkapatid po kami, pero dahil po sa dami ng trabaho namin, hindi po kami madalas na nag-uusap. At sinusubukan po namin na yung trabaho namin ay magampanan po namin ng mabuti. Pero sa ating kasama, Senator from Davao, alam ko po na ang puso niya ay para tumulong. At nakita ko po yan maraming beses nung pumunta po siya sa Valenzuela, nung kami po ay nasunugan, at pumunta po siya sa iba't ibang lugar. At ako ay humahanga po sa kanya dahil binibigyan niya po ng oras, ng puso, at higit sa lahat malasakit po yung mga nangangailangan. At ako ay naniniwala na ang kalihim po ng DSWD, pareho po yung kanilang layunin na tumulong. At pareho rin po yung kanilang layunin na magbigay po ng suporta doon sa mga nangangailangan. Kaya ang simpleng ano ko lang ho, simpleng reply o ang simpleng response ko ho sa ating kasama na makakaabot ho yung kanyang sentimento. Pero makakaasa ho siya na sa aking pagkaalam sa aking kapatid, matulungin rin siya tulad rin po ng ating kaibigan na si Senator Bongo. Pareho ho silang may malasakit sa kapwa. No? At ako ay natutuwa po dahil sila ho ay pareho yung kanyang direksyon na tumulong. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, gentleman from salamat Valenzuela. Salamat po, Senator Gatchalian, Mr. President. At sana po ay maisa katuparan na po ito this year, dahil talaga pong nangangailangan po yung mga kababayan nating mahirap. Huwag po natin ipagkait sa kanila yung tulong na mula sa gobyerno. Ako nga mismo, tumutulong rin po ako mula sa aking opisina. Dahil bawat piso, bawat sentimo ay napakahalaga po sa ating mga kababayang mahirap. Maraming salamat po, from Estrada to Estrada, Gatchalian to Gatchalian. From Go to Bato. I was, minority leader is pointing to Senator De La Rosa. Senator De La Rosa is recognized. Thank you, Mr. President. Ito na ba sa akin, Mr. President? Hindi ito brother to brother. Hindi kapartido to kapartido. Dapat na talaga, Mr. President, ibalik ang dapat ibalik. You were supposed to be running mates, Your Honor. Running mate. Almost. Running almost, mates kayo. Diba? Almost, Mr. President. Dapat talaga ibalik ng dapat ibalik. Before I ask, will the good gentleman from San Juan yield to just one question, Mr. President? Yes, sir, definitely. Surely. But before I ask my question, Mr. President, may pasakalye lang ako konti. Please allow me to express my admiration for the passion of the good gentleman from San Juan, Senator J.B. Ejercito. His passion to set things straight, particularly the social protection programs of the government. And the gentleman is correct, Mr. President. When your Committee on Public Order and Dangerous Drugs conducted a hearing on this alleged ayuda scams, we did bring to light inconsistencies, discrepancies in their distribution. And yes, we do not turn a blind eye to the angle that possibly or probably these social protection programs have been politicized. If I may be allowed to be briefly poetic, Mr. President, it appears that they have been transformed into schemes to fund someone else's political dreams. But I also, Mr. President, that we do not miss
the forest for the trees. May napantawid Pamilyang Pilipino Program or PURPIS was implemented by the government in 2015. It was conceived of not as some simple dole-out system for the poverty-stricken, but as a conditional cash grant that comes in two types, health and education. Ibig sabihin, may kriteriya na kailangang matupad upang mapabilang sa listahan ng mga benepisyaryo ng PURPIS. Gayon din ang tupad, Mr. President, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers. Hindi rin po dole out ang tupad, kundi bayad para sa trabahong kanilang ginawa sa loob ng 10 hanggang 30 araw. These jobs could be social community projects like the repair of public facilities or economic projects such as rehabilitation of farm to market roads or agroforestry projects such as reforestation. Hindi kailanman naging kasalanan ang kahirapan, Mr. President. Kung taon-taon may mga kapwa Pilipino tayong pumipila para tumanggap o mag-claim ng ayuda, ibig sabihin taon-taon ay may programa ang gobyerno para sa kanila. Taon-taon ginagawa ng ating mga ahensya ang kanilang trabaho, tinutupad ang kanilang mandato. Dahil hindi nila kasalanan na mahirap sila, hindi rin kailanman naging masama ang gumawa ng sistema upang tulungan sila. Along with a good gentleman from San Juan, I condemn the corruption that taints the distribution of these social protection programs. However, I cannot for the life of me condemn the fact that we have set these programs in place precisely because poverty is not to be condemned but to be remedied. And if these programs form part and parcel of the remedy, then what must be done immediately is to ensure their efficient and proper distribution instead of considering their eradication. Yung nakita natin sa hearing natin, Mr. President, is I thought it was only happening in the far away Mindanao. But ngayon, ito pala ay happening rin right at the heart of Metro Manila, specifically San Juan. So, mukhang kung sasakit pa, Mr. President, parang cancer na ito na kumalat na kahit saan-saan. So, kailangan talaga ito ng maagapan kagad para hindi masayang yung pera ng gobyerno na kung saan mga anak, mga apo pa natin ang mababayad sa utang ng ating gobyerno, eh, ito ay sinasayang lang dahil napupunta sa bulsa ng mga masasamang tao. So with the permission of our good Senator from San Juan, may I profoundly ask just one question. Nabanggit niyo po, as a great man once said, the most damaging crimes against society are those perpetrated by hoodlums in suit and hoodlums in Barong Tagalog. Ang tanong ko po, Mr. President, sino po itong nabanggit nyo na great man? Thank you, Mr. President. Kung maalala mo ba? Naalala ko, pangalan yata niya, Joseph Estrada, Your Honor. Yan yung siya po yung Presidential Anti-Crime Commission dahil lang sabi niya, yung mga may hirap, kaya napipwersang gumawa ng krimen dahil sa gutom. No, kakalungkot dahil sila ay pag nahuli, kinukulong kagad. Pero yung mga hoodlums in robes, in uniform, in Barong Tagalog, in suits, kahit gumawa ng krimen, hindi po sila nahuhuli. Kaya yan yung rationale ba't nga nasabi yun noon. Indeed, I agree, Mr. President, that indeed, the source of this quotation is a great man. I second the motion. Thank you, Mr. President. Thank you, gentleman from Davao del Sur. Next is our resident bar top notcher, the gentleman from Cagayan de Oro, the minority leader, Senator Pimentel. Thank you, Mr. President. It also fits you, Mr. President, to be there, our presiding officer. Yeah. I was told that the Senate President would be gone for 10 minutes. It's more than 10 minutes already, just to remind him and his aides. That but I'm here in a temporary capacity. My opinion, sir, bagay po. Bagay rin po sa inyo. with the permission of our colleague, if we could ask some clarificatory questions on his speech, Mr. President. Certainly, the minority leader. Mr. President, three major programs were mentioned by His Honor as a part of the social protection of the government. So, TUPAD, FORPIS, and AIKS. Tama po ba yan?
That's correct. Okay. You mentioned the Mr. President to pad 29 billion for 2024, 4 piece 106 billion. And how much was the IX, Mr. President, for 2024? Wait, Your Honor. IX for 2024, Your Honor, wait, I just look at my notes. Can you flash that? Yes, pwede paki-flash na lang sana yung sa screen. PowerPoint. PowerPoint. Sige po, because I summed it up, mga around, wala, it's quite far from the 745 billion pesos mentioned by His Honor as the budget for social protection. So what other programs did you consider? I explain it. I have the honor, Your Honor. For 2014, it was 4.09 billion. 2024, it's 34.26 billion. Yes, apa. So pag isuma total po natin yung tupad 4 piece and AIX, 170 billion po. And then dun po sa isa yung slide, 745 billion pesos po yung ginamit ninyo as the amount for what we're spending for social protection. May we know what other programs contribute to social protection? Other, Mr. President, if I may, in the line item based on NEP, for social protection, that's the total already. Opo. So kasama na rin po yung ibang mga items, it's 746 tulad billion. Tulad po ng ano yun, tulad po. Kasi kaya ko po tinatanong to, kasi kung naabuso, yun po yata yung sa parang thesis statement po ng ating kasamahan dito na may loophole or may abuso sa tupad sa isang siyudad, sa Metro Manila, baka naman yung the rest of the other social protection programs, baka pwede rin maabuso o may loopholes din po. Kaya kung pwede mabanggit po yung other programs which contributed to the amount 745 billion pesos. Your Honor, here, I have with me, we will just submit it to you also, I will give you a copy. Sige. For social protection, sickness and disability, 66 million, old age senior citizens, 50 billion, survivors, gender development, 83.5 billion, family and children's families, 39 billion, unemployment, 34 billion, housing, 2.6 billion, pantawid, pampamilya for or CCT 106 billion. Halo-halo. Tapos yung iba po halo-halo na, no? So this is the total. Yes, so it's not just for AIX and the Opo, I get it, Mr. President. So sana ang isa pa siguro rito na pwede bang multiple times baka tanggap ang isang beneficiary, Mr. President, sa iba't ibang programa na under social protection? From what I know, not in the same year, Your Honor. Okay. Only, tsaka hindi ka pwedeng pumunta sa, we cannot benefit from other programs. Kumbaga, ang rational, so that everybody, especially yung poor sa the poor, everybody can have the chance to be given assistance. Kinalat talaga ang program. I know that's the spirit. Pero siguro, posible kasing meron tayong indigent na senior citizen na baka maka-AIX din siya because he or she may also be in a crisis situation, Mr. President. Your Honor, we have a case like that in San Juan, from what I know, humihingi. Siyempre po, gusto rin makakuha po ng AIX, no? But unfortunately, the DSWD or the City Social Welfare Office did not allow her because she is already getting from the senior citizens. So talagang ini-spread out ko talaga. Sige, so, opo, yan po yung ngayon. Maganda naman po ano yan, magandang policy po yan, ha. We try our best to spread out. So kung makahanap din tayo ng beneficiary or individual na naging multiple times beneficiary siya, there is also, di ba, kunyari, pero makahanap tayo ng isang individual na iba't ibang programa ng ayuda or social protection na ina-avail niya, medyo questionable din po yon. Tama, that's another form of a possible ayuda scam. Yeah, definitely. No, si paghalos lahat po ng programa, eh, beneficiary siya, talagang kaduda-duda na rin po yun. But let me just put in record, Your Honor, our minority leader, Mr. President, that I'm not really against this program. So kailangan po natin tumulong. Yung AIX, yung TUPAD, cash work, and now may AKAP pa.
ang sa akin lang parang nagiging ayuda mentality na tayo, no? This should be shorter, dapat may time frame, dapat gagraduate po ito and progress into employment, no? At kung ano pa. I think this is much more important, no, for us to prioritize programs that will generate jobs and opportunities, yung talagang trabaho, instead of prioritizing ito, parang taon-taon na nito, and there's no return to government. So, hindi naman po against siya sa ngayon, pero it has to have an exit mechanism that would lead to, siguro, connect the beneficiaries to jobs, training muna, tapos magkaroon ng talagang trabaho in the future.